So again, so Cetogen, these are the logical arrangement of ideas. So when we are writing, lagi natin kino-consider na kailangan nasa tamang arrangement yung mga ideas na sinusulat natin. Right? And hindi pwede yung basta ka lang nagsusulat. Okay? Hindi pwede yung kung ano lang yung maisulat mo. Itong idea na ito, ilalagay mo sa introduction. Itong idea na ito, sa conclusion na lang. Or hindi, walang proper arrangement. Mali po yun. Okay? So when we are writing, especially when you are writing academic paper, you have to consider the proper arrangement of ideas. Okay? And these patterns of development will help you para magawa nyo yung proper sequence or proper arrangement of ideas. Okay? And sabi pa dito sa second bullet, it helps you follow ideas and understand ideas easily and understand the text better. Okay? So since kapag po sinunod natin or ginamit natin itong patterns of development, mas madaling tayong makakabuo, okay, ng isang magandang writing, okay, at mas madaling mauunawaan ng reader yung nais natin iparating sa kanila o yung idea na gusto natin i-share sa mga readers natin. Okay, so ano nga ba yung mga patterns of development na to? So, isa-isahin po natin. Actually, we have 10. Okay? So, mayroon akong mga 4 picks, 1 word dito. Pero hindi na natin siguro lalaroin kasi medyo mahaba kasi ito. So, proceed na tayo dun sa first pattern of development natin, which is yung definition. Okay? So, ano nga ba? What do we mean by definition? So sabi dyan, it explains not just what something means or is, but also what something does, what something is used for, what something looks like, and etc. Okay, so when we say definition, okay, ito yung mga paragraphs or mga ito yung mga text na kung saan dinidefine, okay, and explain, okay, pinapaliwanag or ine-elaborate, okay, yung isang bagay or yung isang idea, yung isang word or yung isang isang sitwasyon. Okay, yun po pag sinabing definition as is po dun sa word. Okay, so yun po yung tatandaan natin. So ano yung mga signal words kapag naka-encounter tayo na text na in definition pattern. So ito po yun. Is defined as defined, means, represent, etc. etc. Okay? So tingnan natin yung sample na text mo. Ayan. So observe nyo po yung sample paragraph natin. Okay? So sabi dyan, social engineering is defined as any method which tricks people to share personal information through the use of technology. So, as you can see, dyan po sa ating sample paragraph, dinedefine or binigyan ng definition yung word na social engineering. So, ano yung naging clue natin kung bakit siya naging definition? Dahil meron ginamitan siya ng signal word na ano po yung signal word na ginamit? Sige nga dun sa first. Is defined as. Okay, very good. So, ginamit pong signal word ay yung is defined as. Kaya naman, itong paragraph na to or itong text na to ay example na definition. So, yun lang po itatandaan kapag yung pattern of development ay definition, dinedefine lang yung isang idea. Okay, so ano pa yung mga ginamit na signal word? Ayan, means. So, pwede din yung gamitin signal word. Ano pa? Refers to. Ayan o, social engineering also refers to. Okay, so, yan po yung mga signal words. Okay? So, next natin. So, meron na tayong... Wait lang ha. Okay.
Okay, so continue tayo. Okay, so the second pattern natin is yung exemplification. So what do we mean by exemplification? So based dyan sa mga words na nakapaligid dyan, example, illustration. So when we say exemplification, ayan. Okay, so sabi dyan, provides examples and illustrations in order to further clarify or explain the concept or subject matter. Okay, so pag sa definition kanina, nagbibigay lang ng definition doon sa particular idea, dito naman po sa exemplification, nagpo-provide ng examples para mas ma-elaborate or mas ma-explain pa yung idea na yun. Okay? So ano-ano naman yung mga ginagamit na ano? Na signal words para sa exemplification. So ayan po. Okay? So after all, as an example, consider the following, for example. So yan po yung mga signal words for exemplification. So tingnan natin siya sa paragraph. Okay? So ayan po, ayan yung sample paragraph natin. Okay? So sige nga, i-browse nyo nga yung paragraph. Pwede nyo bang ituro sa akin kung ano yung mga signal words na nakikita nyo para sa exemplification. Sige, random yung sasagot. Kahit sino po pwede sumagot. Sige po. Oh, okay lang, any guess? Sabi nga natin. Such as po. Okay, such as, sabi ni Leia. Pwedeng such as. Ay, sorry, lumabas agad. So, study yun, such as, di ba? After na such as, yung mga examples na yun. No? So, what else? Besides, dun sa such as. Meron pa. Ano pa yung mga signal words na nakikita niyo dyan? Sige, i-browse nyo yung... An example. Okay, sabi ni Rainier, as an example. Okay, so... Pwede din po yun. Ano pa? Ay, sige. And yung last in is other yung words. Ayun, in other words. So, yan po yung mga signal words natin. So, such as, in other words, as an example, and many more. Okay, so, yan po yung mga signal words. Ibig sabihin nun, after ng signal words na yan, kasunod na yan is exemplification, which is yung mga examples to further explain a particular idea. Okay. So next natin, the third one is description. Okay, so tandaan niyo po ang definition, exemplification, description. Okay, so ano naman sa description? Sabi dito, it is the pattern of development which goes into details about a specific object, person, or location in order to firmly set its appearance. Ayan. So, by the word itself, the description, dinidescribe mo yung isang bagay. Sabi nga dyan, dinidescribe mo yung specific object, person, or location, or in many more, okay, according sa appearance nila. Okay, so yun yung pinagkaiba ng definition at description. Ha? Sa definition, binibigay mo yung meaning kung ano ibig sabihin ng isang idea or isang bagay. Okay, sa description, dinidescribe mo siya, binibigay mo yung mga description niya. Okay, katulad nitong question to, it answers the questions, what does it look like and what are its characteristics? Okay, so meron tayong dalawang klase ng description. So first, we have sensory pattern, and the second one is spatial pattern. So ano yung difference ng dalawa? So when we say sensory pattern, these are the ideas, or the ideas are arranged based on one or all of the five senses. Ayan, so kung ano po yung nakikita, naaamoy, naririnig, nalalasa, nararamdaman ninyo, yun po yung sa sensory pattern. For example, color red, big, small, soft. So, yun po yung sensory pattern. Okay? When we say spatial pattern naman, sabi dyan, arranges ideas by location or physical space. Okay? So, ito naman yung distance ng isang bagay, kung yung lugar. So, yun po yung pagsinaming spatial pattern. So, meron po tayong magkaibang, ayan, meron po tayong mga signal words for spatial pattern. Okay, so ayan po.
And then yung syempre yung sa ano, yung marami kasi yung sa sensory kaya hindi ko na pinilagay dyan. Okay? So, tingnan natin yung sample paragraph. Tingnan po kung mahanap niya ulit yung ano ha. Yung signal word. Sige nga po. Paki-check nga po yung paragraph kung may makikita kayong signal word or facial pattern. Near po, ma'am. Again? Near. Near. Okay, pwede yung near. Meron din near. Oops. So, ayan. Bottom part po. Alin? At the bottom part. Oh, at the bottom part. So, hindi lang sunod-sunod na. Sorry. So, yun. Near. Sino nagbigay nun? Si Christian. Okay. So, sabi ni Christian, near po, ma'am. At the bottom part or bottom. Okay. And then, on. Diba? On. Ano din yan? Spatial din yan kung saan nakalagay. And then, yung the rest, yung lightweight, smooth, rectangular. Ano siya? Ano po siya? Ano po yan? Anong pattern yan? Sorry. Again, Leia? Sensory po. Okay, very good. Diba? Sensory siya. So, yun yung difference ng dalawa. So, yun. Ayan yung sensory, yung lightweight, smooth, rectangular, and then yung spatial, yung mga location or yung distance. Okay po? And may question po ba before we proceed? And so far? Okay, so... Kapag may question po or any clarification, pwede niya naman akong i-stop po na. Sabi niya, ma'am, excuse po, meron lang po i-clarify. Meron po, okay? So next natin is yung chronology or procedure, okay? Sabi dito, it organizes ideas or events according to time. It can be either in the form of narration or a process. So pwede po... Ano pag sinabi natin narration and process? Okay? Sabi sa narration po, it sequences events in the order in which they occurred in time. Sa narration, okay, pinagkakasunod-sunod nila ay mga events. So, for example natin dyan is sa mga stories. Okay. Diba sa mga istorya, ano, kailangan yung events or yung sequence of events ay maayos. Kung ito yung beginning, middle, and end part. Hindi pwede yung namatay agad yung bida and then, di ba, hindi pwede yung pabalik. Okay, hindi pwede yung pabalik. So, ganun po yung sa narration. Or, tinutukoy natin dyan sa narration. Pag sinabi naman yung process, example po nyan is yung sa mga halimbawa steps on how to cook ganun. Okay, so ginagamit po yung pattern niya yung process. Sabi nga dyan, it organizes details based on stages or steps. Okay, again, ginagamit po yung pattern niya sa mga for example sa cooking, mga steps on how to fix computer and etc. Okay, so ito po yung mga signal words for chronology, okay, or procedure. So, ayan, about tomorrow, type ko lang po yan, hindi yan po tomorrow. Tomorrow, second, meanwhile, and many more. So, pwede nyo po yan yung screenshot or ano ha, para meron kayong basis. Okay, so tignan natin siya sa example. Ayan. So, sa narration, ito yung example paragraph natin for narration. Okay? So, ang mga signal words na ginamit dyan ay, ayan, at that point, so ibig sabihin yan, yung signal word na yan, ang kasunod dyan is yung second event. Okay? So, yan yung parang ano eh, tawag dito, para siyang conjunctions, yung nag-uugnay siya sa dalawang event. Okay? So, at that point, meanwhile, so yan po yung mga signal words natin for narration. Okay? And as soon as, so yan po. Ito naman yung sample paragraph natin for process. Ito, medyo madali yung signal words dito. Sige nga, may mag-guess nga kung ano yung, or ano yung word na nakikita nyo, signal word na nakikita nyo dyan for process. First. Again. First po, ma'am. Okay, very first good, no? Thank you, Christian. So, yung first daw, tignan natin. Okay,
okay, very good first, di ba? Parang yan yung signal words na ito yung first step, okay, dun sa process. Okay, ano pa? Ano pa yung signal word na nakikita nyo? Then. Then, okay, very good. Yung then, di ba? Parang pag yung sinabi kasi natin word na then, parang next, parang ganun siya word, okay? Ano pa? Meron pa ba? May nakikita pa? Okay, wala na. So, yan po yung mga signal words na rin for the process. Okay? So, next, proceed tayo sa comparison and contrast. Ayan. Okay? So, dito naman sa comparison and contrast, organizes ideas based on how events, places, people, things, and concepts are similar to or different from one another. Okay? So, meron tayong dalawa. Dalawang way kung paano ipapakita yung comparison and contrast in a text. Okay? So, we have separately. Okay? Dito sa separately involves describing one item first. So, ibig sabihin, pinapakita mo yung similarities and differences ng dalawang idea, pero yung isa muna yung pinapakita mo. Sorry. Yung isa muna yung pinapakita mo. Kaya hindi sila sabay. Hindi mo sila sabay na dinidescribe. Yung isa muna i-describe mo, and after that, yung second object naman. Okay, yun po yung pag sinabi natin separately. Pag sinabi naman side by side, it involves discussing both items based on each point of comparison. Sabay mo nang binibigay o sabay mo nang pinapakita yung similarities and differences ng dalawang bagay. Okay? So yun yung difference, ha? Separately, one at a time, side by side, sabay. Okay, yan po yung mga natatandaan niyo. So, ito yung signal words for comparing. Okay. Magkaiba yung signal words ng comparing sa contrasting. Okay? So, ayan. Ito naman po yung sa contrasting. Okay. Sige nga. Maglagay ulit tayo ng sample paragraph. So, let's see kung ano yung mga makikita nyong signal words. Okay? So, ayan. Medyo na. Ito. Itong paragraph na to, ano yan? Parang pinapakita dyan yung difference ng iPhone 6 doon sa Samsung Galaxy S5. Okay? Sige nga. Tignan yung paragraph kung may mahahanap ba yung signal word for comparing and contrasting. Sige, ayan na. I mean, ako may nakikita na ako. Unlike po. Okay, RG, very good. Unlike. Diba? Hindi ko muna ilalabas yung baksa kasi nasa dulo yung unlike eh. Okay, very good yun. Isa yung unlike. Diba? What else? Both. Again, both. Yung both. Ako sabi ni John Loy. So, tignan natin mamaya yung both. Kung isa ba siyang signal word. What else? Sige, any guess? Yes, Rainiel. But po. But. Hindi both. But. Tama? Apo, yung B-U-T. Okay, so yung but daw. So, tignan natin kung tama din yun. What else? Meron sa ba? Meron pa kung nakikita ata. Ata? Pero meron pa. Meron pa. Okay, so tignan natin kung tama yung mga sagot ninyo, no? So, ayan, as compared. So, yan po, example siya ng comparing, okay? As compared, what else? As, okay? So, but. Kasama po yan sa signal word, yung as. Diba? Parang, ano siya, like. Katumba siya ng like. Okay? For the camera or like for the camera. O, unlike, very good, no? Tama yung unlike. And then, sabi niyo yung but, hindi po kasama yung but sa signal word. Pero nice try to. Okay. Okay lang yan. Mukhang mahilig ka sa bat, ha? Joke lang ngayon, momento. Joke lang ba yun? Okay. So, yung both naman,
both hindi kasi siya kasama sa signal words eh. Okay. Pero nice try din kung sino man yung sinabot niya. Okay, so yan po yung mga signal words natin na ginamit sa paragraph. Okay, so next natin ay yung cause and effect. Okay, ayan, familiar naman kayo dyan sa cause and effect. No? So sabi dito, it explains why something happens or what results a particular event produces. Okay, so dito sa cause and effect, ito yung mga text na kung saan sabi nga dyan, pinapakita or ine-elaborate, ine-explain kung bakit nangyari to, ano yung reason bakit nangyari to, ano yung epekto ng nangyari, and so on and so forth. Okay, so ano yung mga signal words for that? Ayan, yun po yung mga signal words. Ma'am, parang pare-parehas po minsan yung signal word ng yung iba. Hindi nyo ba napapansin yun? Tignan nyo, may as din dito. Diba? So, kapag ganyan po, syempre, titignan nyo yung kasunod na idea doon sa as. Diba, may nakita kayong signal word. Tignan nyo muna kung ano yung mga kasunod na idea. Kung isa ba siyang description? Ano ba to? Reason ba yung kasunod na idea? So, syempre, i-check nyo pa rin. Okay? Hindi perfect. May nakita kang as para to sa cause and effect. E malay mo, para dun pala siya sa comparison and contrast. Diba? So, yun po. Lagi nyo pa rin i-check yung mga kasunod na words or idea. Okay? So, ito naman yung signal words for effect. Ayan po. Okay? So, as a result, as a consequence, okay? So, dito naman po, ayan, ang haba naman ma'am. Pero sige, hindi nyo po kailangan basahin. Gusto pa lang i-ano nyo siya. Tingnan nyo po, i-skim nyo po siya kung ano yung mga makikita nyong signal words ng comparison, cause and effect. Ayun, may nakita agad ako. As a result po, ma'am. Tapos ko yung nagsagot ng as. Okay, sige. Sino nagsagot ng as result? So, tama po yun, no? Nakasabi lang natin kanina as a result. Ayan, thus. Ayan po, kasama yung thus. As a result. In consequence. Okay, so, ayun po yung mga signal words natin. Kapag yung sinusulat ng text ay ano, nagpapakita ng cause and effect. Okay. Next. Saya naman nun. Okay, next natin ay problem solution. Okay, ito naman po is para sa mga text na nagpapakita ng problem and its solution. So, ayan po, focuses on either a problem or solution in a particular area or situation. Okay, so kapag naman yung paragraph mo is nagpapakita or nag-explain ng problem or solution, ito naman po yung gagamitin mong signal words. Ayan po. But, first, second, etcetera, the problem. Okay? Na parang sa step din po yung first, second. So, hindi nyo ba tatanamin yan? So, just like what I have said, no? Hindi perfect may kapareha yan. Yun na agad yung sagot nyo. So, yun, first, second, ano na yan? Procedure yan. So, hindi po ganun. I-check nyo pa rin yung mga kasunod na idea. Tignan nyo kung procedure ba talaga siya or baka under siya ng problem solution. Okay? So, ito po yung sample, ano natin, paragraph. Ayan, for sure may sasagot agad dyan. So, sige nga kung ano yung nakikita nyo yung signal word. Pakibanggit nga po. Ano po mga sa tingin yung signal word for problem solution dyan? Meron ba? Man, parang wala. Ayun, no, may nakita agad ako. Nasaan, ma'am? Siyempre, hindi ko tuturo. Ay, kala, tuturo. Nonetheless po, ma'am. Ayan, kasi. Again? Nonetheless po, ma'am. Ayun, nonetheless. Okay, very good. Okay. Sino sumagot na? Christian, ikaw ulit? What else? Apo, ma'am. What else? First po. Leia, ikaw ba yan? Hula na lang ako. Okay, first. Very good. First, di ba? Katya na yung sinabi natin kanina. What else? Meron pa akong nakikita.
Although po, ma'am. Although? Ay, lumabas. Although, hindi siya signal. Okay, so pakita ko na yung pangatlo. Siyempre, lumabas na second. Okay, siyempre, kung may first, may second. Or the second solution. So, pwede po yan. Okay? So, yun po yung mga signal words natin. Okay? So, next. Next naman tayo. Classification and division. Okay? So, sabi dito, it organizes ideas into categories or divisions based on criteria and standards. Ito naman po, ito yung mga text na kung saan naka-arrange yung mga ideas based sa kung anong klase sila or based dun sa kung saan silang grupo kabilang, kung ano yung criteria nila. Okay, or kung anong category nila. Okay, so yun po pag sinabing classification and division. And ito po yung mga signal words natin para masabi natin classification and division yung isang paragraph. Okay, so the last group, the first category is cha-cha-cha-cha-cha-cha. It is classified as blah, blah, blah. Another kind of tet-tet-tet. So yan po yung mga signal words. Okay. Sige, ito na ulit. Okay? Yan ulit, another paragraph. Can you tell me a signal word na nakikita ninyo? Okay na? May sasagot din dyan. Ma'am, you first. Oh, sige, and again. Classified po, ma'am. Classified. Okay, nasan yung word na classified? Ay, sorry. Ah, ayun. Okay, earthquakes can be classified. Okay. Hindi kasi siya ano eh. Hindi siya totally signal word. Okay. Pero pwede. Pwede rin. Hindi lang siya nakabilang dito sa sample natin. Hindi lang siya nakabilang dito sa ating ano, sa may mga samples dito, pero pwede po siyang gamitin as signal word, okay? Yung classified, okay? Can be classified, okay? So, yun po. Again, so thank you, ano, Krisha, alam po ikaw ulit yan. What else? Ano po yung nakikita ninyo? Lumabas na kanina, napindot ko na kanina. Yung the last type po, ma'am. The last type. Okay, so ayan po, isa din yun, no? The last type. Siyempre, kung may the last type, meron the first type. Ayan. And then, meron ding the second type. Diba? Ay, walang box. Basta yan, the second type. Okay, ayan. And then, meron the last type. So, hindi lang naman yun yung mga signal words natin, no? Marami pang iba. Pero dito sa sample paragraph natin, yan po yung ilan sa mga signal words na ginamit. And then kasali nga din po yung classified. Okay? So next. Next natin is persuasion. Okay? So paano naman ito? Ito naman daw, when we say persuasion, it convinces readers to agree to an argument or claim about a particular topic. So by the word itself, persuasion, persuade, okay? These are the paragraph or these are the texts wherein you are going to want to persuade or to convince your readers. Yeah. So ano yan yung mga signal words para naman, para masabi natin na yung isang text ay persuasion. Okay, so ayan po yung mga signal words. Again, okay, di ba? Ayan, sabi dito, at yung mga signal words for emphasizing a point. Di ba? Hindi nyo napapansin kapag nag-discuss yung mga teachers, ganyan, ginagamit yung term na again. Kapag may gusto silang i-emphasize na idea or point. Okay, so yan yung mga signal words na din. In that case, for this reason, in fact, okay, so yun yung magagaling. And then we also have signal words for concluding or summarizing. Okay, so all in all, as a result, okay, if you are going to sum up your argument, okay, so, yan po yung mga gagamitin signal words. And we also have signal words
for conceiving point. Okay. So admittedly, assuredly, okay. And ayan po yung example natin. So less than 1 minute na lang pala tayo. So pakita ko na yung, ayan, pinamit dyan is in. So that would be all. May question po ba?